Ang sampagita para sa akin, hanap buhay ko, buhay ng mga anak ko, ako si Jane Lucanias, 38 years old, nakatira sa John G. Street, Rollins. Simula 7 years old pa lang, nagtitinda na talaga ako ng sampagita. Nung wala pang pandemic, sa isang araw, pareho lang din naman ng ganong benta. Ang ano lang doon, yung tagal mong magbenta. Dati kasi, 2 oras, 3 oras, dati may 100 ka na. Ngayon, 2 oras na ata kami, 40 pesos pa lang benta ko. Aalis ako ng 5 or 6, babalik ako dito ng... Kung maghapon man ako, dati kasi maghapon ako. Ngayon na lang ako hindi nagtitinda ng hapon, umuwi ng tanghali. Kasi pag-uwi ko, nag-module kami. Ako si Janzel A. Lucanias, may edad na 12, grade 7, nakatira sa Novaliches, Quezon City. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Itong dati module, ngayon online. Okay naman siya. Tapos, mahirap antet. Kasi minsan naglalag po. Tapos, hindi makapasok sa online. Tapos, minsan nahirapan rin po kami. Kasi minsan wala po kaming wifi. Nakuputulan, hindi nakakapagbayad si mama. Kasi wala siyang kita sa sampagita. Nahirapan rin po kami. Minsan po, wala po kami makain sa almusal. Bumabawi na lang po kami sa tanghal, sa hapunan. Tapos ang ulam lang po namin sa hapunan, sardinas. Tapos si mama, ang inuulam na lang po namin ni Eugene Magoong. Tapos sa kanila na yung sardinas. Minsan, ako po nagluluto. Tapos, minsan, pag nakakatinda si mama ng malaki, bumibili po siya ng pang-adobo manok. Ako po nagluluto nun. Si mama rin po, nahirapan rin po sa amin. Lagi po siyang nainitan, nawalanan po. Araw-araw po kasi siya dati. Simula nung wala pang COVID. Araw-araw na po siya nun. Tapos, umuwi na po siya ng 11. Tapos may pagkain na po kami nun hanggang kinabukasan. Tapos, pag kinabukasan na, alis naman siya ulit ng madaling araw ng alas 3. Di ba nasabi mo na naisip mo na tumulong mo lang kayo para kayo sa mga aral? Nasabi mo ba yun? Hindi. Kasi iba, di daw ako makapagtapos. Ganyan, wala daw ako marating sa paglaki ko. Paano ka bumukulit? Sana, kung makakapag-college. Pero kung hindi na po. Ang ganda na lang po. Tago dito, tinatulungan po kami ng tita namin minsan. Pag may pera lang. Tapos, si Papa naman, lang sahod niya. Wala rin, hindi rin sa pagkain lang po namin. Yun lang po. Tapos, pag nag-college pa po ako, mas lalo si Papang mayarapan. Kasi may tuition fee po yun. Minsan ba, may mga kaklase? Minsan ba naiingit ka lang ba sa kanila? Hindi. Wala. Ayun rin sabi sa akin ni Papi. Huwag daw ako maingit. Kasi yung pag-ingit, mawawala rin yan eh, pag nakuha mo eh. Kaya hindi ko na lang po inaano. Inaantay ko na lang po na magkameron ako. Saan kayo pupunta ngayon, Ate Jay? Sa bayan. Sa simbahan ng bayan. Magtitinda ng sampagita. Mami, kukuha ka, Mami! Bakit eh? Kasi magkano po yung anong tinda natin yung umal? 40 pesos. Okay. Oo. Yan, matatagtagaw pala.
actually, pag ang bentahan naman namin talaga, kahanin. Wala naman akong ina-target na benta. Basta, pag nakabenta, basta yung ganong oras lang na uwi ko, umuwi talaga ako kahit wala akong benta. Dumating yung oras na kailangan ko ng umuwi talaga. Kahit umaaraw, maulan, dito pa rin. Kasi dati, nung wala pang pandemic, pwede kami sa loob ng simbahan. Since pandemic tayo ngayon, nasa labas lang kami. Kaya hindi kami nakakapagsilong. Ngayon wala pa akong 600 palang benta ko eh. Tapos ibibili ko na ng sampagita. Wala pa akong pang-uwi sa bahay. Pag nakabayad na ako mamaya sa sampagita ko, ang iipunan ko naman, yung mga babayaran, kung magkano matitira ko na benta, yun ang iuwi ko sa bahay namin. Yun naman yung pambili ng pagkain ng mga anak ko. Saka gatas, diaper. Pag tag-ulan, madaling masira ang sampagita. Tapos, pag hindi siya naubos, kinabuka, ilalagyan lang namin ng yelo. Kaya pag nakakabenta ako, bumibili na ako ng pangulam namin na parang nire-reserve ko na. Kaya nga naghahanap po ako para sa mga anak ko pang kain nila para hindi sila na guguto. Inaamin ko hanggang ngayon nangungutang talaga ako. Sumasali pa nga ako ng lending. Hindi siya maiiwasan kasi na hindi ka talaga nangungutang. Kaya kung mahirap, lalong naging mahirap. Sa totoo lang, sa kanila, gusto ko matuto sila ng sarili nila. Kasi alam mo kung bakit? Gusto ko silang matuto. Hindi naman habang buhay nasa tabi nila kami. Kaya gusto namin mag-asawa talaga na habang lumalaki sila, natuto silang maging independent. Hindi sa independent na ha. Kasi baka maraming independent na eh. Yung matuto sila sa buhay. Saka yung pag-aaral. Paano po yun ate pag kunyari po, sabihin nila, ah mama gusto ko pong magbenta po kahit pong mag-aral din. Ay hindi pwede. Pero ako talaga, ayoko talaga magtinda sila ng sampagita. Gusto ko maiba ang linya naman nila. Yung mga na-experience ko, ayoko na ma-experience nila. Mas gusto ko mas magandang buhay para sa kanila. Akin na si Danya. Samahan mo na ba si mama mo magtinda? Opo, dati, nung 8 years old ko. Ako po, nung Valentine's, akagbantay sa mga rose. Kahit eto po, kahit gantong itatito po. Tapos, nung may ano na to, pinagbabal na pumunta sa bayan, di na nakasama. Nung ano lang, barbarami lang uli kong sama sa kanya. May pangarap po ba para sa pamilya? Mabilan sila ng magandang bahay, mapaayos itong bahay namin. Kahit tumanda ako sa pagsasampagita, kung doon ko sila makukuhaan ng pag-aaral nila, gagawin ko kami ng papa nila. Basta ang edukasyon para sa akin mahalaga. Mahalaga sa isang tao. Kasi pag may pinag-aralan ka, hindi mo kailangan maging matalino. Pag may pinag-aralan ka, hindi ka magiging mangmang. Hindi ka basta-basta maluloko ng tao. Sampagita kasi malaking bagay sa akin eh. Ang sampagita para sa akin, hanap buhay ko, buhay ng mga anak ko. Kung tatanungin akong ipapamana ba to or ipapamana ko ba sa mga anak ko to, hindi. Kasi, yun nga, sabi ko sa kanila, mag-aral silang mabuti dahil hindi ko to ipapamana sa kanila. Kasi mas gusto ko iba ang maging linya nila kaysa gusto ko iba ang marating nila sa narating ko. Kasama mo kami sa iyong